Ah, try natin. Oh, shout out sa mga magbabike papuntang yun, yun. Monasterio de Tarlac. Si A, si Ralph at saka si Jem, okay. Simon, naimita namin cycling chef. Yeah, shout out Simon ha. Oh, ingat, ingat kayo, ingat, ingat. Yuklak City. Good morning, mga mamotong. Here na kasama natin Sir Ian at si Sir Mark ng Supreme Bikes. Let's go! We're going to do the 160 kilometers of Ultra Gravel. Ayan Mark ha, hindi ako nagkamali ha. Let's go! Okay, palabas na tayo ng New Clark City. Ang start ng karera, siyempre dun sa New Clark City. Tapos dun din ang finish. Pero lalabas tayo. Tapos iikutin natin yung ilang mga bayan sa Tarlac. So ito yung main road ng Capas Tarlac. Paglabas sa O'Donnell Capas Road, ang next turn naman ay yung San Jose Road. Doon sa may Cristo Rey, ang unang gravel section. Sa mga sumali sa 100 km race ng Gravelton, familiar kayo dito. Sorry bro, aero ha. Doon sa kampo. Yan yung mga off-road doon sa bandang kaliwa. Dumaan dyan. Tapos di ba lumabas tayo rito? Tapos dumuktong doon sa isang ano, sa ruta. This is the first off-road section. So yun, tsaka alos ngayon, no? Yung taas, kala ko yun. Yung taas, meron pa eh. Ha, gano'n? Ito, mababawasan na yung mga loose. Alala ko to eh. Pagka ano yan, doon sa isang park, kanan. Oo, kanan. Kasi obligado tayong dumaan ng ano eh. Oo, kailangan dumaan tayo ng ano eh, ng ang tawag doon, estancia eh. So yung sinasabi ko Mark oh, nung Gravelton kumaliwa tayo. Tapos yung unang ultra, kumanan tayo. O ngayon kanan ulit tayo. Ah, talaga? Di ba nga dun sa Apalis, sabi ko sa'yo? Pag yung naka, anong tawag dun? Anong tawag dun? Oasis? Anong tawag dun? Hindi yung sa ano, sa Apalis, pinuntahan natin. Pero ba yung sinasabi? Ayun, ano nga yung Bird Sanctuary? Hindi, sa ano yun? Sa Candaba. Ayun, Candaba. Bird Sanctuary. Oo, oh, tinitingnan niya muna sa Google Maps, sa ano, tapos hindi mo puntahan, kailangan mo puntahan. So far, so good, okay yung mga ruta, basta sundan nyo lang yung mapa na ipoprovide ng Ultra Gravel Challenge. Dito sa part na to, mahaba-habang paved road, may irrigation. Tapos kakaanan na kami sa banda ron. O nga pala, hindi na kami dumaan ng istansya kasi hindi naman kami mag-checkpoint. Pero sa actual event, dapat dumaan ang bawat isa dun sa checkpoint. Pagdating ng race day, baka pinitago na ba? Pagdating ng event, no? Pinitago na siya. Oh, yung maganda. Parang pump truck ah.
Okay guys, ito alam ko sa Concepcion Tarlac na ito eh. Tapos meron kayong tatawirin na intersection. A bit busy. Kaya everybody must be careful pagtawid dito sa intersection na to. Diretso? Ano parang ano eh. Para lang siyang ODAX eh. Baka may makidente dun. Garing sila dun. Ah, master, delikado rito. Walang signal dito. Ito pa na to? Oo. Oh, Mark, walang signal dito. Ayun o, oh, dead spot. Joke yun. Naalala ko to. Oh, naalala mo na. Doon tayo galing sa harapan. Oh, diretso to. Maganda to, double track to. Ito pamilya sa akin, dinaanan to dati ng ano, ultra. Another familiar gravel route or off-road route dito sa may Concepcion Tarlac. Napakaraming beses namin dinaanan to ni Geno kasi maraming beses namin niruta itong part na to noon nung first ultra gravel at kasama ito mismo dun sa ultra gravel event. It's good to be back on this familiar off-road. Kasama ito sa 160 kilometers Ultra Gravel Challenge last year. Meron tayong kakanalan dyan mamaya. Tapos magiging farmland at maraming maisan. Papunta na ng Concepcion yun. Unti-unti nang nagkakaroon ng loose dirt itong niruruta namin kasi mga maisan ito lalo na kapag ka nag-ani parang lalong nagiging loose yung mga dirt. Yung mga nag 160 familiar na sila rito. Yung mga nag 160 ikaw lang hindi familiar. Nakalimutan ko lahat. Sa part na to, may konting tubig kasi nagpapatubig yata yung mga nagtatanim. Naka-road shoes pa naman ako. Mapapaw naman? Hindi, sa ibabaw meron. No? Mapapaw ito malamang. Pasok ko na. Pahala na. Hindi, pasok mo. Mababaw ba? Uy, pangin na. Ah, mababaw. Sige, pwede na. Kala ko hindi mababasa yung akin. Dadaan na natin yung ilalim niyan. Ayun na S6 oh. Kaya yung mga nag 160 last year mas familiar sa kanila tong ruta na to.
after we pass through the mini Caybiang Tunnel o yung maliit na tunnel sa ilalim ng SCTEX, magkakaroon ng mahabang dirt road. Last year sa pagkatanda ko, hindi naman loose yung mga lupa dito eh. Pero ngayon, it's very loose at nangangain ng gulong kung minsan. Kaya dapat pumili ka ng tamang linya. Medyo loose yung mga dirt dito sa may part na ito ng Tarlac. Ito yung after ng tunnel ng SCTEX. Hindi ko alam, basta yung high tower o mga ganyan, parang ganyan. Enduro, tama na rin. Yung peak lang din, parang enduro. Sponsored ka ba ng peak lang? Sakto lang. Lalim nung ano kanina. Oo, kanina. Natumpa pa nga ako eh. Ito? Oo. Mali yung na... Hindi, sa akin tumitingin ako. Layo nang hinabol ko sa'yo. Malamang, more than 200 watts. Oo, more than. Effort ako, effort. Kung gano'ng kabilis yung 200 watts. Layo niya, kasi iniwanan mo siya eh. Nang kumalas ka eh. Para sa 160, may 7-Eleven dito sa may Concepcion. Ayan. Kape. Kape, tsaka hydrate, tsaka carbs. To continue. Our padjak. Mark, pasaragosa na tayo. Kanyan? Saragosa na yung base niya. Oo, yun yung isang... part ng ruta bago tayo pumunta ng Araya. Doon yung sinasabi ni Geno na mag-refill tayo o kumain kasi mahaba talaga yung off-road. Ito naman yung off-road papunta sa Zaragoza, Nueva Ecija. After ng Zaragoza, papunta sa San Antonio, Nueva Ecija. Bali, itong off-road na to medyo mahaba kaya mas maigi. Siguraduhin yung nakapag-refill na kayo or may baon kayo pagpasok nyo sa section na to. So, umpisa ng off-road section na ito, merong mga loose dirt. Pero kalaunan, nagiging hard pack at matalbog. Yung part na to Concepcion to Zaragoza, tagtag para siyang Arayat loop. Yun ang texture ng off-road niya. Tagtag dito. Para
medyo matagtag yung off-road sa part na ito. Kaya in-enjoy na lang namin and we take some videos and pictures. And that's the beauty of doing some track rid. Nai-enjoy mo na yung ruta bago yung actual event. Haba pa nito, 6 kilometers pa. Eh, kanina pa tayo pumapadyak. At least may nakita tayong iba. Uy! Saan ito? Palagay ko nasa Nueva Ecija na tayo kasi nag-iba na yung off-road dito eh. Nagkakaroon na siya ng mga gravel. Yun, simentado na uli sa wakas. Sementado pero sira-sira ng konti yung daan. Delikado din yan, no? Mga uneven surface. Zaragoza to San Antonio Road. Zaragoza, Nueva Ecija. San Antonio. Oh. Ito ba? Oh, gravel talaga siya. Diba? Sige, tuloy. Ganda nito ah. Ay ba? Uy! Refreshing! Alam mong nasa Nueva Ecija ka na pagka ganito na yung off-road. Ganda na ng gravel. Gravel. Ganda rin ang panahon ngayon. Ulan tayong ulanin. Ganda. Kabilahan. Berding-berding palay. Kanan, kanan! Kasper, kanan! Hard right! Tawin natin. We are now going towards Araya. Pabalik na kami ng Pampanga.
Nakisama na ang panahon. Papahirapan. Ganda view. Alright. This off-road section can be tough para sa mga rider. Kasi wala kang masisilungan. Imagine kung aabutin ka ng tindi ng sikat ng araw o tatanghalin ka sa mga part na to. Uy! Lexical climb! Ganda rin ang part na to. Puro pala yan. Medyo isolated. Ayun, natapos din yung off-road sa part na to. Palabas na tayo ng may paisiya pa rin. Hindi ko alam kung saan to, pero parang pakapyaw. Mahigit 1 kilometro na lang, sibilisasyon na uli. Eto, sementado na. Paglabas dito, kailangan mag-hydrate na uli kami tsaka kumain. Napakahaba ng off-road na dinana namin. Naumay na kami sa off-road. So nag-exit tayo dito sa may farm resort ng BMR, Barangay Bagong Sikat, Cabiao, Nueva Ecija. Cabiao nga tayo! Tapos na aming kumain. Pagkakain namin, konting andar lang, meron na namang scenic view. Ganda! Saan? Ayun o. Ganda, master! From Nueva Ecija, palapit na tayo sa Arayat. Pagkalampas ng tulay, mayroon kaming pinasukan na baryo. At ito na yung mga huling off-road papunta ng Arayat. Pero marami pa rin off-road na naghihintay. Doon mismo sa Arayat, paglabas ng Arayat at pabalik ng NCC. Beautiful night.
ako kasi hindi naman tayo multi-checkpoint eh. Di ba? Pero sa may checkpoint doon. Hindi naman ganyan, eh, no? Oo. Pabindot nga.